Okay, so ito na yung pangalawang video natin para sa celebration ng ating 7K na subscribers dito sa channel. Kung hindi nyo pinanood yung unang video dahil hindi masyado interesting sa inyo, nandun pa rin naman yun sa channel. Pero gusto ko pa rin kayo na pasalamatan sa pagsasubscribe natin sa channel. At ang theme natin sa linggong ito ay yung paghahalaman at pag-YouTube. At para sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yung limang tips ng mga garden YouTubers na hindi nyo dapat na tutularan. Okay, so sana hindi naman tayo masyadong mabash ng topic na ito, no? Pero basically, meron tayong 5 tips na madalas na naririnig natin sa YouTube or baka sa mga nag-uumpisang YouTuber na ginagawa nila na talagang hindi naman talaga recommended ng mga experts. At ginagawa natin ito, guys, hindi para mang bash, kundi para lang magturo, mapakita lang kung ano talaga yung tamang proper na pag-aalaga ng mga halaman para maging safe yung mga halaman natin, mas mabuhay natin sila at maging safe din tayo sa ating personal health. Pero bago yun, gusto ko man ipakita sa inyo yung ating featured plant para sa video na ito. Ito yung ating Chihuahuanensis o yung ating cats po. So nagkaroon siya ng isang dried leaf dyan, kakaugat, pero ngayon medyo, ayun no, medyo nakakapit na siya. Pero hindi ko man siya ililift kasi baka nagro-root pa rin siya dyan sa ilalim. Tapos nagtinubuan siya ng mushroom na natutuyo na ngayon. Okay, so pag nagka-mushroom pala yung inyong halaman, guys, ibig sabihin masyado kayong madalas na nagdidilig, masyadong humid na yung ginagawa ninyo sa potting mix nyo. Kaya maganda, tagalan nyo yung dalas na pagdidilig sa kanila para mamatay yung mga mushroom na gaya nyan. At itong mga cuts po naman, eh, kaya naman nila na medyo matagal na walang dilig kasi medyo mataba naman yung dahon nila. Pero ngayon eh, ayan o, preserve naman natin. So far, mostly nung ganda nung halaman natin. So ilagay lang natin siya dito para makita nyo siya. So ngayon pumunta tayo sa unang tip na madalas sinasabi ng mga YouTuber na hindi nyo dapat sundin. At yun yung paggamit ng hindi composted na materials sa inyong mga potting mix o paglalagay ng hindi composted na mga materials sa inyong potting mix. Yung ibang mga YouTuber, ibang mga channel, lalo na yung 5-Minute Crafts, may kita ninyo no, na lagi silang gumagawa ng mga life hacks sa mga kakaibang mga invention sa garden. Tapos pagpapalabas sila ng picture ng halaman na gumanda na daw kunyari dahil tinanim nila sa patatas o tinanim nila sa saging yung halaman na yon. So ginagawa lang nila yun, guys, para maging trending lang yung video nila para makuha yung interest. Pero wala naman talaga yung actual na benefit sa inyong mga halaman. Isa sa mga expert na nagsasabi ng accurate information about yan ay si Kevin Espiritu ng Epic Gardening. So kung hindi nyo pa pina-follow yung Epic Gardening, pwede nyo i-check out yan sa channel, sa YouTube at pwede kayo mag-subscribe sa kanya. Gumawa siya ng video na nagre-react siya sa 5-Minute Crafts at doon pinakita niya na yung mga life hacks na ginagawa nila gaya ng pagtatanim sa saging o kaya ano pa ba yun, pagtatanim sa patatas. So hindi yun dapat na sinusunod. So may mga ganong mga method, may mga ganong mga life hack na para pampabilis daw yung pagtubo ng inyong halaman, yung aloe vera. Baka nakita nyo na yung aloe vera na yung tinanim dun sa saging. So hindi yun actually talaga maganda sa halaman, guys. Nagpo-promote yun ng rat, nagpo-promote yun ng mga insects kasi hindi pa nabubulok yung bagay. So mag-a-attract yun ng mga insects na magpapabulok dun sa material na yun. Ganon din ang masasabi, guys, sa mga eggshell. Kahit siguro linisin nyo sila para hindi sila mag-attract ng pest. Matagal bago ma-breakdown yung eggshell na yun, yung calcium nun mapunta sa lupa. Iba kasi iniisip, kailangan ng halaman yung calcium. Pero para talaga mag-breakdown yung nutrients sa mga materials na yun, kailangan makukompose muna sila. So kung meron kayong mga ekstrang mga gamit sa kusina na gusto ninyong i-recycle sa inyong garden, gumawa na lang kayo ng compost bin, tapos doon nyo na lang ilagay lahat ng mga organic material na gusto ninyo pabulukin. Tapos pagbulok na talaga sila, abutin nyo na mga about 3 to 5 months, talagang mabubulok sila, no? Marilis nun yung nutrients na nandun sa organic material, tapos hindi na yun magiging attractant sa mga pests. Saka nyo na lang talaga sila magagamit sa inyong garden. So huwag kayong directly maglalagay ng eggshell, bawang kape, o kaya MSG, o kung ano pa mga kitchen products, ilalagay nyo sa inyong halaman. Yung kitchen products, guys, para lang talaga yan sa kitchen. Ay, kailangang YouTuber tips na dapat ninyong iwasan ay yung maling paggamit ng mga chemicals sa inyong garden. Recently, trend na dito sa Pilipinas ay yung chemical bath o yung paglalagay ng, ano ba yun, hindi ko alam, mixture ng chemicals. Hindi ko alam kung ano yung ginagamit nila na specific na ratio ng mga chemicals at kung anong klaseng chemicals talaga yung ginagamit nila. Tapos pagkabili nila ng halaman, ilulubog nila yung halaman nila dun sa chemicals na hinalo sa tubig, no? Ilulubog nila yung halaman nila dun para mapatay doon yung pest o para hindi magkaroon ng rat yung kanilang mga halaman, para hindi mangitim yung dahon. Kasi minsan nangingitim yung dahon habang ini-air dry. So yung ganung method, guys, ay mali. Hindi yun ang tamang paggamit ng chemicals para sa mga halaman. Actually, mayroong comment dyan ang The Succulent Club Philippines na hindi nila nire-recommend
na gawin yon. Yung mga magpo-post ng mga detailed bat sa group na yon sa Kilan Club Philippines ay ibaban nila, i-remove nila yung mga post na yon dahil hindi ngayon recommended na gawin. Pwedeng maka-harm yon sa inyong kalusugan. So same din ang masasabi ko guys sa paghahalo ng masyadong maraming chemicals sa pots ng inyong halaman. Actually, may ibang nagre-recommend doon at meron tayong friend na recently ay napunta sa issue dahil sa bagay na yon sa paglalagay ng chemicals sa pots. So magiging very honest tayo dito sa channel guys. So syempre ayaw naman natin gumawa ng madugong discussion, ayaw naman natin mambash, pero kasi yung ganong tip nakuha niya lang din sa isang expert na madalas din na pina-follow sa Facebook. Kasi pag tumitingin tayo sa Facebook, may nakikita tayong magandang halaman, tatanungan natin sila ng tips, tapos yung tips pala nila hindi pala talaga maganda. So hindi rin naman talaga actual na experts may napagandala silang halaman. Yung paglalagay na excessive na chemicals sa mga pots ng inyong mga halaman para ma-ensure na maging healthy sila, walang fungi, walang insects. So hindi yon laging advisable na gawin. Actually ako, hindi ako naglalagay ng Starkle G sa lahat ng mga halaman ko, dun lang talaga sa may infestation. Kasi kapag nag-bloom yung halaman nyo guys at may Starkle G sila, makakasama yun sa mga insects. Ganun din ko ilalagay ninyo yung pang-spray na chemical sa pots ng inyong halaman para i-uptake ng halaman via the roots. So hindi yun advisable kasi yung pang-spray, inaabsorb yun ng halaman via their leaves. So hindi yun gagana kapag nilagay nyo sa kanilang potting mix. Kaya ganun din talaga guys, sundin natin kung ano yung nasa label ng chemicals na binibili natin. Kung wala tayong makitang actual na label doon sa pinagbilhan natin, siguro nilipak nila yung chemicals, no? Pwede nyo tignan online kung ano yung tamang paggamit ng chemical na yon. Actually ako, one time lang din ako gumamit ng Sevin. Pero ngayon nga, yung mga chemicals, may mga chemicals din pala na hindi rin advisable na gamitin na. So meron yung, tama ba? Yung Furadan, hindi na yan recommended ng mga expert dito sa Pilipinas para gamitin. Kasi binan na rin yan sa ibang bansa, pwede yan makasama sa health guys. Kaya hindi ko rin nire-recommend na gumamit tayo ng Furadan. So basically yung recommended ko lang na chemicals na pwede nyo gamitin ay yung siguro yung 7 or Dethane. At ganoon din yung Osmocoat at saka yung Starkle G. So yung Starkle G, very effective siya guys. Di ba yung 7 insecticide yun? Hindi nagtatagal yung effect ng 7, kailangan mo mag-spray ng pot ulit para makapatay yung insects. Pero yung Starkle G, one time mo lang ilalagay sa soil ng inyong halaman, mamamatay na talaga yung pest. Basta, wag nyo lang silang ire-repot kaagad-agad pagkalagay nyo ng Starkle G para hindi naman maalis yung Starkle G sa soil at talagang magamit ng halaman yung insecticide, mapatay yung mga pest. I get lang YouTuber tip na dapat nyo iwasan guys ay yung pag-aalaga ng mga succulents sa very shaded na mga areas. Nakikita ko na merong gumagawa ng thumbnail na pwede daw alagaan yung ganito kasing succulent sa dilim. At yan yung succulent na tinuturo nila, yung burrito. Sabi nila doon sa thumbnail, grows in the dark. Actually guys, mali yun. That's not accurate. Hindi lumalaki ang succulents pag nilagay nyo sila sa dilim at pwede sila mamatay. Kahit yung mga succulents na dapat ay nasa partial sun o filtered sun lang na area, na yun yung talagang recommended para sa kanila, hindi rin sila mabuhay sa very dark na mga situation. Gaya nito mga Haworthia natin. Actually guys, makita ninyo, nag-stretch siya. Kasi medyo shaded yung area na pinagtanima sa kanya before. Ito ay nareceive ko lang via trade, pero nakita nyo naman na clumping na siya. So pag ganyan na itsura ng inyong halaman guys, pangit na talaga yan. At yun nga, nagagawa niyan kapag nag-alaga kayo ng mga halaman sa very shaded na mga areas. So kahit Haworthia yan, kailangan nila ng very bright na situation. Actually ako nga, hindi ko marerecommend natakpan nyo yung taas ng Haworthias ninyo para maging shaded sila. Tapos ambient light lang yung makukuha nila. Hindi ko re-recommend yun. So maganda directly overhead yung light nila pero filtered lang. So meron lang screen sa taas o kaya ilagay nyo na lang sila sa ilalim ng grow light kasi mabilis mag-grow ang mga Haworthia guys. Medyo uhawin sila kapag nakuha nyo yung tamang potting mix sa kanila. At kapag mali kayo ng sunlight, magsa-stretch talaga yung Haworthia ninyo, pangit na sila. Tignan, ganun din masasabi ko sa lahat ng ibang mga succulents, especially yung mga colorful at yung mga rosette style, magsa-stretch sila kapag nilagay nyo sila sa dilim. Kaya hindi ko talaga i-recommend na mag-alaga kayo ng succulents kung kulang yung araw sa lugar ninyo. Ganun din masasabi ko sa mga nag-air dry sa dilim. So hindi yun recommended na i-air dry nyo yung succulents ninyo sa dark pagkalabas sila sa box. Huwag nyo sila bibigyan ng araw. Yung iba kasi sabi, huwag nyo bigyan ng araw para hindi sila masunburn. Well, actually ako guys, pagkalabas pa lang ng succulent ko sa box, pinapaarawan ko na sila. Hindi sila nagkakaroon ng sunburn. Kung nagkakaroon man ng dark spots yung leaves nila, rat yun dahil sa dati nilang location sa Baguio, sa Benguet. So, kung meron man silang dalang fungus doon, pwede yung mag-develop dito, galing sa box, pwede yung mag-develop as dark spots sa inyong mga halaman.
Kung ayaw ninyo makita ng dark spot sa inyo succulents, bumili kayo ng mga Korean succulents kasi hindi naman yun inalagaan sa soil at hindi yun galing sa Benguet sa Highland. Pero ako guys, personally, kahit mayroong mga dark spots yung mga succulents ko, hindi ko talaga sila nilalagay sa shaded na area sa dilim. Nilalagay ko talaga sila sa full sun at naiiwasan nung full sun exposure yung pagkalat ng mga dark spots. Kasi yung fungi guys, namamatay yan kapag naiinitan, di ba? Kapag wala silang, alam nyo, moisture, hindi nagsistay yung moisture sa halaman. So, namamatay yung fungi. So, kapag may araw, nawawala yung moisture, mawawala din yung dark spots. So, ito guys, yung binayasin natin, di ba? So, napakita ko na to sa video ko na bakit ang pangit ng succulents mo. Pero ngayon, pagkalagas ng dalawang leaves niya na may dark spots, hindi na yung nag-spread dahil lagi naman na siyang naaarawan. Kaya ngayon, compact pa rin yung shape niya kasi lagi siyang may sunlight at hindi na nga nagkarat, hindi na nga nagmushy yung iba niyang leaves, na-retain na niya. At meron na siyang panibagong growth dyan sa taas. So, pagkalabas sa box, ang recommended ko talaga, morning sun na sa inyong mga halaman. Pagkalabas sa box. So, tandaan nyo yan. Okay. So, yung kapat ng YouTuber tip na dapat natin iwasan ay yung sobrang pagpipigil ng water o underwatering sa kanilang mga succulents, especially kapag bago pa lang, hindi talaga nila didiligan hanggat wala sila makitang, ayun, alam nyo yun, maraming amounts ng roots. So, kapag isa or dalawa pa lang yung roots, hindi pa nila didiligan, hihintayin pa nila dumami yung roots. But actually guys, yung pagdidilig sa mga halaman ng bagong tanim, nag-encourage yun sa kanila na mag-produce ng mas maraming roots. Kahit konti pa lang yung roots na nakikita ninyo sa kanila. Siyempre, hindi nyo sila dapat i-overwater, pero maganda na kapag meron na sila kahit konting amount of roots, didiligan nyo na sila. Ngayon guys, pwede nyo rin maging problem ito dahil may case ang mga succulents na nag-shrink yung stem nila kahit hindi sila dinidiligan. At dahil yun sa underwatering. So, para silang rat eh. Para silang rat tignan, pero uurong yung stem. Pero hindi nyo naman diniligan, pero umurong yung stem. So, para siyang stem rot, isipin nyo naman, baka galit talaga sa tubig tong halaman to, baka may moisture yung potting mix. But actually guys, kulang lang talaga sila sa tubig. So, kung meron ng roots yung inyong halaman, nag-establish na sila, huwag nyo naman silang sobrang tagalan na hindi bibigyan ng water kasi pwede rin mag-shrink yung stem nila. Napansin ko yun sa mga binibehid ko din ng mga succulents dahil wala silang water storage. So, nag-shrink si yung stem nila, ina-absorb nila yung stem nila para buhayin yung sarili nila. So, parang stem rot din yung tingnan. Kaya iniisip ng iba, kapag nagkaroon ng stem rot ay dahil sa overwatering, pero pwede rin pala na mag-shrink yung stem dahil sa underwatering. So, maganda na check ninyo yung halaman ninyo. Kung talagang dry na yung potting mix nila, baka pwede nyo na silang diligan. Huwag nyo silang sobrang pagkaitan ng tubig para mabuhay naman sila. Ako personally, in air dry ko lang sila ng 1 to 2 days. Tapos itatanim ko sila, tapos idiligan ko sila after 7 days. So, sa isang day o sa isang week, so sa 9 days pa lang sa akin ng halaman, nagkakaroon na sila ng development pagka-unbox. Pero kung kayo, patatagalin nyo pa yon, tatagalin nyo na air dry sila tapos hindi sila didiligan for 3 weeks, for 4 weeks, for a whole month na walang wala kayong gagawin sa inyong mga halaman, talagang i-stack nyo lang sila, talagang papatayin nyo yung mga succulents ninyo. So, hindi ko re-recommend yung sobrang tagal na pag-air dry at yung sobrang pagkakait ng tubig. Ang kailangang YouTuber tip na dapat natin iwasan ay yung pag-i-spray ng ating mga succulents o yung pag-mimist sa ating mga succulents. O mga succulents, meron silang water storage sa kanilang leaves kaya hindi na nila kailangan ng additional moisture. Especially yung mga leaves, na try nyo na ba yung leaves diligan araw-araw? Ano mangyayari doon? Magkakarat yun? So, kung laging moist yung inyong mga succulents, lagi silang may moisture sa dahon nila, so possibly magkarat. All around, hindi ko talaga i-recommend na isprayan ninyo yung mga succulents. Kung gusto nyo silang diligan, diretso lang sa kanilang potting mix. Well, actually guys, kung isipin ninyo, isprayan ninyo yung halaman ninyo, gano'ng karaming spray yung gagawin ninyo para mabasa nyo yung buong pot na to. Okay. So, kung ito lang naman ang i-sprayan ninyo taas at dyan nyo lang sila didiligan, hindi rin mag-establish na maayos yung inyong halaman, guys. Hanggang dyan lang din yung roots nila. Kasi shallow-rooted sila na plants eh. Kung nasan yung moisture, dun lang yung roots. So, kung mag-bottom watering kayo, bottom watering from here pa here, pataas yung tubig. So, alam nila na sa baba nang gagaling tubig, sa bababa yung roots nila, mas magiging establish yung inyong halaman ninyo. Mas malaki yung roots na gagawin nila. Kapag mas malaki yung roots nila, mas magiging matatag sila pagdating sa sun. Kasi pag marami silang roots, napapanatili nilang malamig yung sarili nila kahit mainit yung panahon. So kung mas malaking roots nila, mas less ang chance na magkaka-sunburn ang inyong halaman. At lalaki lang yung roots nila kapag fully watering ang ginagawa ninyo at hindi lang spray watering. Actually, meron ako pandilig dito. Ito. Medyo basag na siya. Pero ito yung aking yan, water container o pandilig. So, ito ang ginagamit ko na pandilig. Kung tap watering yung gagawin ko,
Pero more than ilang cases, ito yung ginagamit ko pandilig, yung ating batsa. So nagboboto motoring ako. Ayan. Yun yung nakita ko na pinakamagandang way para mag-grow yung inyong mga succulents. Mas mabilis ko sila makita mag-grow, mas matataba yung dahon nila kapag bottom watering yung nare-receive nila. Tapos hinihintay na mag-dry out sila ulit bago sila ulit dililigan. Kaya hindi ko talaga recommend yung spraying sa mga succulents. Sige, sana wag nyo isipin na mabash na rin ng mga YouTube channel. So may iba talaga, gusto talaga nilang gumawa ng good sa kanilang mga succulents. Gusto talaga nilang magkaroon ng magandang halaman. Kaya yung iba, gumagawa sila ng sobrang drastic na mga changes o drastic na mga methods sa pag-aalaga para lang masabi na meron silang extra effort na ginagawa. Well, actually, ang mga succulents, they need less care. They need less effort. Kung gusto ninyo ng may effort na halaman, mag-alaga na lang kayo ng houseplants o ng gulay. So yun, kailangan talaga yun ng maraming effort. Pero yung mga succulents, less is more para sa kanila. Kaya kung mag-stick lang tayo dun sa very basic na needs sa ating mga succulents, mapapanatili natin sila maganda. Without that extra effort, without that extra sobrang drastic na measures na gagawin natin. So hindi na nila kailangan yon. Kailangan lang nila yung saktong potting mix, sunlight, at saka pagdidilig. Ngayon, guys, kung nagustuhan nyo yung mga info na shinare natin dito sa video, sana mag-like kayo dyan sa baba. At kung hindi pa kayo nakasubscribe at hindi nyo napanood yung unang video, ang goal natin ay maka 1 million subscribers. Kaya sana mag-subscribe na kayo dyan sa baba para sa mas maraming mga info, mas maraming informative content sa mga halaman. At ganoon din, kita-kits na tayo ulit sa susunod na video. Bye-bye!